Sa kauna-unahang pagkakataon ay nilunsad ng South Central Zone Conference ang Education Convention na pinangunahan ng Education Department. Ang pagsasama-sama ng mga paaralang Adventista mula sa primarya at sekundarya na may temang isulong ang Kristiyanong edukasyon dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Daan-daang mga delegado mula sa iba't ibang paaralan sa teritoryo ng SCLC ang dumagsa sa Lipa Adventist Academy upang maging kabahagi ng makasaysayang kaganapang ito kung saan ay sa unang pagkakataon ay nagsama-sama ang mga guro at mga estudyante. Kabilang sa mga panuwing pangdangal ng nasabing pagpupulong ay ang pamunuan ng Bugtong na Pulo, Lipa City, sa katauhan ng kanilang fifth counselor na si Ginang Elenia Basan. Sa kanyang pambungad na mensahe, kanyang pinasalamatan ang pangisiwaan ng akademya sa pagsusulong ng Kristiyano edukasyon sa mga estudyante ng ating mga paaralan. Ang presidente ng South Central Luzon Conference na si Pastor Pascual Panaglima ay nagbahagi ng mensahe para sa mga guro at mga estudyante sa pagiging isang mabuting manggagawa at mag-aaral ng tumatayo para sa Panginoon. Ayon kay Ginoong Bienvenido Sagnoy, Education Director ng South Central Luzon Conference, ang convention na ito ay nagbunga ng positibong mga reaksyon mula sa delegado ng programa. Mula noong ako ay nailagay dito sa LEA, naisip ko na idiretso na yung iniisip ko matagal ng unang panahon na magkakaroon ng education convention para ma-promote ang Adventist education dito sa South Central Luzon Conference. So, nabuo yung tatlong objective. Ang una doon ay ma-promote ang Adventist education sa buong South Central. At pangalawa ay makita ng ating mga kapatid ng mga eskwela ang Lipa Adventist Academy na maganda para sa ating mga anak. At pangatlo ay maka-raise tayo ng fund para sa Lipa Adventist Academy. At sa ganitong paraan ay maabot natin ang ating mithiin na lahat ng mga eskwela natin, lahat ng ating mga anak ay dapat na sa ating mga paaralan. Adventist education ay ating isulong. Ang nasabing pagpupulong ay napuno ng iba't ibang mga presentasyon ng mga talento mula sa estudyante ng mga Adventistang paaralan. Ilang mga guro kabilang sa nasabing convention ang nagpaabot din ng kanilang mga saalubin sa programa. Bilang isang guro, ang maidudulot nito sa ating mga bata ay napakalaki sapagkat madidevelop ang kanilang spiritual na kalalagayan. Ganon din sa kanilang aspeto, sa apat na aspeto ng kanilang buhay. Physical, mental, spiritual, and emotional aspect of the children. So sa palagay ko, bilang isang guro, malaki talaga ang maitutulong nito para maipalaganap natin ang pabalita hindi lamang sa mga magulangin kundi sa mga bata na nagsisipag-aral dito. Makikita po nila kung paano natin isinusulong bilang mga guro, yun pong Kristiyanong edukasyon. Kung paano natin tinuturuan at tinuhubog ang kanilang mga anak sa physical aspect at lalo tigit po sa spiritual na pamumuhay nila. Ito po ay makikita po lalo na ng mga hindi Seventh-day Adventist na ang ating edukasyon ay talagang nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Ang pagpupulong ng mga guro at magiging ng tagapangasiwa ng mga paaralang Adventista sa SCLC ay isang hudyat ng mainit at maalab na pagkakaisa at pagtutulungan upang maisulong at maipakilala ang kaibahan ng Kristiyanong edukasyon. Ang kanilang dalangin, ito ay hindi matapos lamang sa isang programa, kundi magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po si Agnes Ravalo, nagbabalita ng pag-asa para sa Hope Today.